dyan. Yun nga lang, 33 Doom. Yeah. Isa sa mga paborito niya to, isa sa mga paborito niya, counter to sa ano, Enigma. Diba nakita natin yan eh, yung AOE Doom, sabay papasok doon sa may black hole. Tapos ang hirap na, no? Cancel na. Wala ka nang magawa. Hmm. So, tingnan natin guys, yung gano'n na nga ba mangyayari dito, and I think sobrang greedy talaga ng Aster. De, pero iniisip ang way nila manalo, Kimo? Ang way nila manalo, maging perfect yung snowball nila, like magtuloy-tuloy yung Dyson ni TA, mapaagay sa sobrang aga. O kaya, gaya yung ginagawa ni Mikoto. Ano yan? Na adjustment, yung naka Dragon Lance Dagger, ano lang agad siya. Okay, para hindi siya mag-Dyson. Hindi ka greedy. Para hindi ka greedy. Hindi ka greedy. And I think yung lane talaga niya, no? Nako. Against Zeus. Bobo ka? Bobo ka! Nakapag-out. Ay, nalego si Bobo. Hop. The Dwarves, easy lang. Easy okay. Okay, Bobo ka? Wala, easy lang daw. Aster to, sabi. Oh. Actually, yung iniisip ko nga, parang, like night ako kasi MK Gyro eh. Iniisip ko kung magiging MK carry ba to. Kasi parang maganda rin naman eh, tapos iga-Gyro 4. Kasi one time nakita ko na Gyro rin si Saksa. Naglaro siya ng 4 Gyro. Diba? And especially kung, alam na natin yun yung scenario ng Draw Ranger Enigma, may kalabang MK, di nila kaya yun eh. Di nila kaya. Yung mayaman na MK. Pero syempre, since Gyro pa rin naman to, Tundra yan, and si Skeeter, mahilig din siya maglaro ng Gyro. And mukhang dahil talaga sa Enigma, kaya din nila pinili itong Gyro. No, paparmin lang yung mga alaga, talagang tinuloy nila yung carry na Gyro. And Tundra na lang yata yun, nakikita ko talagang mahilig maglaro ng pang ganyan. Ng carry, Gyro, oo. Siguro, walang NP kasi, walang Lina, yun yung mga best carry ngayon sa meta natin. Kung saan, lugi naman talaga yung Gyro doon. So kung ganito lang naman yung matchup, Draw Ranger vs. Gyro, okay lang din naman ikaw. Kasi lang naman na maganda dun sa nangyari nila, kahit papano naging MK4 eh. Siyempre, MK4, saksaya. Parang mas mapapagana nila yung lane ni Doom. And para sa akin ha, ang importanteng hero dito kasi ng Tundra is itong si Doom eh. Si Doom, no? Speaking of Doom, siya pa nga yung makakuha ng first blood dito, 33. Dun sa may top lane, nabigyan na. Itong Aster dun, and that first blood, siyempre, brought to us by Rivalry. And di pa sila tapos, si Monet, muntikan na rin. The power. Grabe yung aggression din sa may top lane. Iniisip ko pag sinerte ng kuha ng neutral si Doom, or kahit sabihin na natin hindi siya kumuha ng creeps, once na magka-level si MK, nagkaroon ng 3 dance and bounty strike, ang taas ng threat dun sa Draw Ranger. Oo, dahil nga rin masakit din talaga yung Scorched Earth dito nung Doombringer. Plus kung, syempre, makalapit nga naman yung MK dito, automatic yan. And kanina, di ba, parang narinig ko rin sinabi dun sa panel natin na syempre, maganda nga naman din okay din naman kahit papano yung combo ng Draw TA. Kasi nga, pagka na-less armor ka, is pwede ka ma-pre-hit yung dalawa. Uh-huh. Eh, kaso syempre, may sagot din naman yung Tundra dyan. May Wukong command eh. Okay. Syempre, at armor din yun, di ba? Armor plus, parang isa kasi yung i-item mo lang dito kung ikaw ha, yung Zeus. Kung doon ka nga, makakuha ka lang ng plus armor dyan, buisit na eh. Mukhang, ako nga, ano lang to eh, isang go scepter lang to eh. Di ba? Lalo, naku, yun pa. Pero ito, tinan natin Saksa. Okay, nabigyan lang siya din sa may top lane. Pero makakakaroon ba na ng turn kill? Tinan natin ipo-ipo yung kinuha rito. Naku, binagyo! Si 33. Binagyo yung puno! And mapapatay pa rin niya rito itong Treyan. So, nagkaroon pa ng trade. Again, si 33 na naman yung nakakuha ng kill doon. Yan nga yung mahirap eh. Especially, hindi kasi pwedeng umaman to eh. Nang sobra. Kasi, pag inisip mo yung lineup dito ng Tundra, siyempre, okay lang maging greedy yung Doom. Especially, may Zeus mid sila na pwedeng gumalaw or mag-damage na mag-damage para sa early game nila. Mm-hmm. Pag umaman yung Doom dito, alam natin yung story. Ano, tumalo, nakakanin. Matik yan. Abay, si 33 pa yung nag-Doom dito. Hindi naman to yung ibang Doom na ewan. Diba, talagang, naku po, best hero niya yan. And hindi pwede talagang sumagad ng ganyan yung early niya. Kasi si Draw agad yung mawala ng laro dyan eh. Oo, and actually, parang 2 games kasi hindi natin masyado random si 33. Kumbaga, kanina medyo Lilo. Lilo. Ito, talaga mararamdaman natin ngayon. Ito si 33 dito sa game natin. And Saksa, sa kanyang Monkey King, isa rin to sa mga threat dito sa may top lane. Tingnan natin, mag-try ba sila dito. Ito na, Scorch Earth. Pag natalo ng kanalan, medyo alam mo na eh. Alam mo na, pag pinawless strike to, pwede mamatay na nga. Itong si Treyan, pero merong Leech Seed eh. Oo. Okay. And Saksa? Tsaka ganoon ng timing nung ano niya, first kill. Kaso yung mamatay ba sa apoy? Mukhang hindi. And nabuhay rin naman itong Monkey King dito sa may top lane. Pero again, the aggression, nararamdaman natin sa may top. Ang hirap eh. Kasi parang pag inisip mo, di ba, itong nakikita natin to, itong draw plus strength na to, ito yung laging nananalo ng lane. Dapat. Pero dito iba eh.
hindi sila maka ano eh, no? Hindi sila makaporma eh. Ito na naman, no? Every time na cooldown yan, talagang magagawa sila dito. Pero Saksa, parang napalalim na yata. Okay lang daw dahil trade na naman. Ang gusto talaga nila is trade. And dinudge pa nga yung isang normal doon. Nabuhay pa si Saksa, boss! Grabe naman kayo. Magsawa naman kayo kay Trent. 0-3 na yan. Naku po, and kung ikaw yung Trent dito... Para mamaya din yata kahit iwan ka sa lane, no, may threat na pwede ka mapatay, no? And ito, tingnan natin, mukhang sabi niya, dito na muna ako sa gitna. Magkapadenay siya. Kumuha muna ng bounty. Sinecure lang yung bounty. Sinecure niya na muna, tapos magkapadenay siya dyan. Okay, pam. Ay, baka mapatay pa niya yan. Muntikan pa. Ay, nag-reset na nga lang yan. Ito, pwede nila i-try. Ito si 33. Alam nila wala dito yung makikikaso. May apoy yan eh. May apoy technique. And 33 buhay pa. Meron pa nga salve yan eh. Gagamitin niya na yan. And mukhang pagka-reset ng Maki King, another aggression dun sa may top lane, pwede nilang gawin. Kita mo kahit yung Draw Ranger, parang hindi siya... Okay, maginhawa naman yung sis niya. Pero yung threat lagi na, ay, hindi ako pwede magpabaya, mamamatay ako. Nandun eh. Eh malapit na yung ultimate dito ng Zeus, ha? So yung threat doon sa may top lane, mas madadagdagan. Ito, ha? Nakayagal naman! Nakayagal naman nila yata rito. Sayamis! Treyan, go-go ba sila dyan? Go-go, alo! Mukhang delegado na naman yung Treyan dito, mga sir. Boundless strike sa dalawa. Mamamatay na naman po siya. 0-4 na ba yun? 0-4 na. 0-4 na nga, mga sir. Wala namang namamatay sa baba. Wala namang namamatay sa gitna. Peter Spree ang nangyari po sa kanya. Ang yaman ni Tundum, for sure. Hindi mapipigilan yung network yan pag ganyan. Mm-hmm. So ngayon, tingnan mo, since nga nag-TA sila, sino mag-rotate dyan? Wala. Diba? So parang yung leaning na matatalo kayo, especially para dito sa Aster, malaking factor to eh. Oo. Kasi parang dahil naging ganito yung drop natin, kailangan may panalo natin yung mga lanes natin. Kung hindi man, at least balance lang. Hindi naman, wag naman ganito. Kasi naman. Sobra na to eh. Actually, yung 0-2 nga, parang yung bottom kumakamot ka na nun eh. Yung bottom naman, parang decent naman for both players dito, no? Napapahirapan kahit pa paano din naman ito si Gyro Copter. Pero XSS, ganun din. And tignan natin, top lane na naman. Talagang every time na cooldown yung Scorch Earth dito nitong si ano, Doom, gagamitin niya yan. At saka yan yung pinakaayaw mong makikita, Alo eh. Yung Doom, top network ng laning phase. Oo. Diba? Alam naman natin yung hero niya, kahit kapahirapan mo ng kote yan, ang bilis umaman yan. Eh, talagang magamahidas kaya siya dyan? Parang ganun pa rin yung build niya eh, no? Magamahidas pa rin siya. Pero pwede rin atang... O sustain. Sustain lang din, kahit naka-gribs ka lang, tapos doon ka na mag-midas. Parang ganun. Gribs. Dagger, sabay BKB, Aghanims. Sabay AC. Tapos ang Dota. Finish yung armor. Shiba lang. Pero ito, tinan natin, XSS mukhang nakaligtas pa nga doon. With the TP na ito, si Boboka. Nagkaroon pa nga ng pagkakataong mabuhay siya. Ito na yung good news, ha? Kahit papano, ha? Kasi level 6 na si Zeus, eh. Uy, pero ito, agang stock nito, ha? Oo nga, maagang stock ito para kay TA. And hindi rin naispatan to ng Tundra. For 33 naman, yun nga yung kanyang mechanism, yun ang binubuo niya rito. Okay din kasi Grimms eh. Pag inisip mo, sayang kasi rin yung buffs ng mecha na nag-armor pa, di ba? At saka parang naging ano na talaga ata nga yan, balance na yan. Parang carry doom na lang ata yung nakikita ko, nagmimidas din kasi talaga, alo eh. Mm-hmm. Bihira na yung ano eh, no? Nagmamidas pa sa doom. Pero mukhang magkakaroon yata tayo na bakbakan dito. 8 minutes run saan? Lalabas, baba, or taas? Swertihin ba? Sino ang swerte? Ayun, sa taas! Sa taas, si TA pa yung nakakuha. Si TA pa yung nakakuha, kaya naman napakasaya na itong si Yi. Pinapaligiran na nga po rin dito. Ito si XSS, may racket, boundless strike, natama na rin dito. Mapapalalim ba sila? Or mapapatay nila yung Enigma? Apat eh! Napatay nga po nila yan, walang rotation sa side ng Aster. Pwede na silang mag-take ng tier 1 tower dito. Bobo ka! Nandito naman sa may bottom lane, pero level 3! Wala siyang level masyado eh. Oh. Hindi naman, hindi ito kasi yung game na tiny Enigma. Alam nila, wala support dito si 33, pero ang tanong, mapapatay ba nila ito? Medyo makulat siya yung Doom. At mukhang mayayari pa ka! Siya pa yung namata yung Treyan dito, and Monay Delegado rin, pero naputol yung puno. Maki King. Don't give up, guys. Hindi na siya habol. Pero meanwhile, yung gitna naman, na-prepression na itong si TA. Ito double damage, kaya-kaya niya basagin yata ito. Ito, reflection, gagamitin niya na. Talagang pinoforce niya na rito. Matake yung tier 1 tower, and E. At least something good para dito sa Aster, ha? Kasi syempre,
once na mabasag mo na yung first tower ng kalaban mo, hindi mo na problema yung nini. Okay, ni, per ni. Kahit mamaya, i-dep nyo na lang ng konti yung mid nyo rin. Saka sabi naman natin, talagang kailangan manalo sa lane itong TA. Makapag-farm siya ng todo. And wag niyang agawan ng farm si Monet. Kundi, dun siya mag-farm sa kalaban, no? Kaya nga eh. Pero ito na naman ako po. Ang nagngangalang si Saya Mascat. Mukhang the feeder spray. Na rin, eh. Papatay na naman nila dito. Ilang beses na yan. Zero six. Guys. Kung nag-AFK ka sa base, baka mas malaki pa yung naging farm mo. De, pero at least okay naman kasi wala eh. Ako na lang talaga yung kailangan tumangkin ng kill eh, kung iisipin mo. Kasi tiga ano siya, no? Natin eh. Tiga protecta dito sa may draw ranger. Sige, farm ka lang dyan. Ako so, natatake. Puro ko tayo eh. Ng kills. Pero eto rin naman si XSS. Malapit na sa kanyang mechanism. Pero kompleto na yung mechanism dito ng Dreamer. Nakagaw pa nga. Grabe naman. Ito si Saksa doon. Pero kasi hindi ko parang... Okay, gets ko naman na okay, greedy yung Aster. Tatlong core tayo. Pero hindi ko ma-visualize kung paano nila lalabanan mamaya kasi sa teamfight itong Tundra. Eh, parang sobrang last tong hero. Especially Zeus, kung magkakaroon nga lang aganims yan or kahit nga yung micro item lang yung naka-EB agad. Oo. Diba? Parang problema eh. Ang nakikita ko sa kanila, matos back nila yung Zeus. Mapatay kagad nila. Sabay, pray na para dito kay XSS na mag-black hole. Yun yung pinaka... talagang pwedeng mangyari sa kanila. Hindi rin naman enigma na ano yan, alo, eh, may pang-cancel pa rin sila dyan eh. Hindi, yung mga tipong BKB, ano ka talaga, BKB repressure ka talaga, tas medyo nakaitim na enigma. Oo, yung problema mo lang talaga is yung doom, di ba? Hindi, ang iniisip ko kasi dyan, parang ang hirap kasi mangyari sa ganung state, especially since dalawang, Straw Ranger and TA na. Oh, dalawang farmer, no? Kaya nga eh. Kaya nga eh. So, yung enigma talaga dito, hindi ko alam kung saan siya magpa-farm. Baka naman, bottom lane lang talaga siya. Diyan, pilitin niya na yan, yung tsaka bottom lane niya. Tsaka sabi ko sa'yo, napipil ko, kaya talagang pumalag nitong Tundra. Especially nga, kung sakaling papasok yung teamfight, wukos kumandi. Pwede. E, paano kung dumating sa point na yung gyrocopter, yung umaman, yung naka-aganim? Naka-aganim siya, no? Buti nga nga mo, napahirapan nila yung gyro. Kita mo, yung network, hindi ganun maganda. Ang aganim yung napaalis, no? Ay, naputol yung puno doon sa Domstone. I'm sorry. Sabi na lang dito ni Snaking, pero patay pa rin naman. 0-7 na. Itong Treyant, guys. Wala na nga siyang network pag inisip. Kung ikaw yung makiking dito, Kimo, ganito na yung early mo. Ano na, mukhang... Yan tama ang item. Ayan, no? Yan ang tama. Maganda nga yung item niya. Wala ka naman kasing ibang item. Bakit naman? Pag pinilit mong mag-deso, Echo Saber, parang ang sabaw mo naman. Yung iba kasing ina-item dito. Dati Orchid, eh. Nag-Lolotus, tapos nag-Orchid. Tawag dito. Mid-layer lang, classic. Parang gano'n. Eh, Atos, taga-Atos. Wala rin namang ano. Umim Hammer, di ba? Mga ganon. Pero ito, uy, Wukongs, gagamitin niya ba? Uy, ginamit na nga po rin. Talaga sila kay Sayamis Kat, mabubuhay pa. Mukhang buhay pa yan. Boyata, mistik kasi pa. Kasi makakatakbo, dalawang support lang sila rito. And mukhang siya pa yung madadali. Namatay pa rin. Namatay. So nagkaroon lang ng trade and saksa. Eh, nabigyan din siya rito. Eh, naka-double damage siya naman ito si TA, oh. Pero yaman din ni Zeus, aloy. Kahit pa paano, may kaya na ito eh. Eh, nakakakuha rin kasi na. Kids, eh, parang 3-0 na yata yung Zeus dito. Yan nga, 3-0. Pag inisip mo nga, parang itong ginagawa ng Tundra to, sobrang grabe nito para kay Skeeter ha. Kasi walang pressure kay Skeeter. Since yung mga kakampi mo, sobrang aggressive maglaro. Magka-farm ka lang talaga eh. No? Yung pressure nandito sa DA natin, natutulog, nag-ihilik eh. Ay, naririnig ko rin eh. Tingnan natin, ito naman si Enigma, malapit na yung kanyang, ano rito, Grips. Kaya ito siyang dagdag ng pang teamfight, syempre, ng, especially ng Aster. At piling ko nga, kahit hindi rin siya mag-BKB, parang, syempre, hindi ganun kagrabe yung resource na pwede niya makuha sa game. Kahit pipe pa rin, di ba? Syempre, may susunod tayo kalaban ni pipe eh. Pipe. Kahit nga yung pipe ano eh. Yung... Ayun. Ayun na, si Bobo ka! Bobo ka, kinidatam! Bobo ka namatay! Bobo ka! Nako, sakit eh. Nakakaya na siya. Pagka-bolt ka talaga, medyo kikiliging ka eh. Pero yun din low level siya eh, no? Low level siya. Piling ko mamaya yun din yung mahirap kasi especially Zeus yung kalaban mo. Yan yung mga hero na minsan nabubuli yung dagger mo, yung may gusto ko nang gawin, tapos biglang na-cancel out ka. Saka, syempre, yung lineup dito ng Aster, more on positioning eh. Kaya nga eh. Maganda yung position mo, hindi ka makita, pero jibot-jibot ka lang. Eh, hindi, may sus kang kalaban, yung marat ka mo. Isipin mo parang sobrang taas nung possibilities na lagi mauuna sa laban yung Tundra. Alin siguro yung mama ng sagad tong city eh, kasi nakikita naman natin, taas ng resource niya eh. Oo nga, pwede.
So, isang doom lang yata siya pag ganito. Wala rin ibang target ng doom. Aha. And ito na naman, oh, talagang hindi sila na... Sayami! Hindi sila tumitigil dito kay Treyan. Patay na naman po siya, 0-9. Hello, level 5-5 siya. Napa-altap, guys. Napa-altap. Tumingin ang first 10 kills. Uy, malaki na kayo ah. Auto-bet. Patay. Baka nag-play pa ng ting-tang-tang yun. Patay nga yan. And ito, uy! Ay! Naputol! Grabe naman makaramdaman ito si Exorcist. Eh, Black Hole! Pwede yan, may Edolon na nga niya. May Edolon siya, pwede. Pwede nga nilang mapatay itong si Saksa and Black Hole first usage. Doon kay Monkey King. Maidas. Maidas yung Doom. Nag-mecha lang, tapos nag-bidas na. Oo. Pwede. Alam niya eh. Dali games eh. Hindi, tsaka kasi pag inisip mo, since TA, ano nga yan, TA and Draw Ranger, yamanan na lang natin. Oo, payamanan. Payamanan na lang. Eto, mas mayaman ako dyan. Mas maaga, mas mayaman. Eh, ay, kaso, bali. Ay, nakamali ka ata dito, nag-reading. Pero hindi. Tipi-tipi lang, oo nga. Kahit kasama mo si Tran dyan, walang audience, no? Level 5. Level 5 pa rin yung Treyan, guys. Pero, skipped naman, going for Agamemnon Scepter. Ay, farm game na to eh. Farm game talaga. Yan na talaga yan eh. Mm-hmm. Nakikita mo, yung kakampi mo, ay, sapat na silang apat. Ang lakas ng hero eh. Pag inisip mo ha, Undying, Zeus, Doom, and Monkey King. Kahit lumaban talaga silang apat, kahit wala si Skeeter, okay lang eh. Ito na naman, nalilabas na naman nila dito yung maugat-ugat. Tingnan natin, delegate na naman yata po dito si Amish Cat. Ay, the ball! The ay, the ball! Nakita! Inuti ang pa! Talaga naman po! Delegado na naman dito. Patay na naman si Treyan. Teka, hindi pa rin siya level 6 doon? Wala pa rin. Happy naman yung punishment. I'm really freaking out. Well, indeed. Mag-inisip mo, lahat ng kill na yan, kay Sayamis Cat lang yan eh. Kaya nga eh. Talagang food trip ah. Oo. Hindi, ang hirap eh. Ang hirap kasi nga, parang dapat nanalo kasi sila sa lane. Kaso, since MK Doom din kasi yung kalina, ang hirap eh. Okay, nakamali si Saksa doon. Napatay po siya rito ni Monet. And in the middle lane naman, nagtitipi rito itong si Samish Cat. Gusto niya na mag-level 6. Oh, yung Zeus ha, nakita ko, paaganim siya. Hindi siya nag-queue ng Go Scepter. Parang feeling ko kahit paano, dapat mag-Go Scepter ka. Go Scepter, no? Pero feeling ko, sabi naman niya, kailangan kong i-cancel yung Black Hole ng malayuan. Oy, pero Doom, ayun na, natapos back. Yan yung gusto mo mangyari nyo. Tingnan natin, mapapatay pa nila. May creeps, mabilis. Oy, oh my god, buhay pa yata. And magdudump pa nga siya rito. Uy, hindi niya naikasa na overgrowth siya doon. Pero okay lang daw. Dahil mukhang mamamatay nga yung TA dito. Hindi na kinailangan yung Doom pa. Doom ka unat and double. Power strike by Saksa. Excess delikado rito. Tumatakbo mga Zor. Baka katakas pa ba. Inahabol siya rito ni Snaking. Pero sabi nila, easy lang daw. Napakakunat nung Doom with that tornado, no? Nakatakas pa siya. Eh, dagdag armor din yun, no, eh. Tapos, pag napindot mo yung grill, syempre may buff pa ng armor, eh. Okay. Di ba, pag nakuha mo yung ipo-ipo, mayroong buffs na armor? Oh, may armor yan. Yung ipo-ipo, technique yan, no? Eh, napasama pa yan na yung sinasabi natin, alo. Dito na nakapag-roshan. Assassin mo na wala kang pang-power spike na Aegis. Oh, and Aegis of the Immortal lang dito kay Skeeter. Grabe naman yung Tundra. Or, grabe yung pagkakapit. Hindi, no choice eh. Nakita mo naman kung gano'ng grabe. Ang ingat naman niya maglaro eh. Oh. Kahit kasi nasa puno ka, mahabol ka. Diba? And paano nga, ito pa nga yung sinasabi natin na, okay, sa totoo nga lang, maganda pa yung ginawa ni TA kasi agad nakabasag ng meet. Tas oh, mayaman naman siya eh, no? Mayaman diba? Naman. Eh, kasi yung trend eh, saan ka maglalaro? Diba? Kaya nga eh. Alam niyo naman yung trend eh, ang gusto niyan, umalis na rin yung carry sa lane, siya rin yung nag-i-stay doon, makakapag-farm, eh, hinahabol ka nung MK, di ba? Okay na ang MK na lang eh, ang masama kasi may Zeus pay. May Zeus pay, talaga wala kamang way para makaligtas yun. Ito, tinan mo, lahat na makikita ni 33, pa-farming niya. Di ba nakikita lang? Agamemnon na ba siya? Oo, kita rin yata. Uy, ito makahuli nila sa MK. Okay, MK, tinan natin dito, matotoss back, nako, mapapatay ba? Tumama ang Belt Strike, pero Saksa. May boundless pa siya. Uy, pumoundless. Buhay pa! Buhay pa yata, pwede tumalon. Hindi na ispatan. Grabe ka naman. Lalaban! Wala pa pa, tatalon ulit dyan. Grabe! Uy, in-slow lang. And Saksa with that play. Uy! Mamapatay pa si Bobo ka. And mukhang si Yi, delikado rin. Talaga the vision. Mo. Ititip mo yung ganun ka. Saksa! Nakainis ka naman, Saksa. TI player. Grabe, no, lumaban ba? Yung talagang... Uy, malapit na kami! Ganon din ako, MK! Nag-MK ka ba talaga? Oo! Oh! Kailan ko mag-MK?
Wala grabe na. Naman sobrang, yun! Kung ako itong Aster na to, feel ko sobrang basag na basag yung pacing ko. Kasi ito na eh, syempre, ito yung pinili natin. Oh, Inis Blow lang! It sucks out with that play! Mamapatay pa si Popo ka! Ang CE, delikado rin! The Vision! Nakatalo siya! Sucks out! Inis ka naman, Sucks out! T.I. player! Letter T ulit sa may puno! Nakahindi siya na normal! Ganun din ako, MK! Nag-MK ka ba talaga? Oo! Oh, kailan ko mag-MK with that play! Uy! Di lang siya na buhay doon. Nakakusapan siya na dito. Matotot. The single play coming from Tundra, guys. Uy, ito mahuli nyo sa mga. Okay, sa mga pang sa mga pang. Damis! Si Popo ka! Si Popo ka ang CE! Ganun ka ka? Nakainis ka naman, Soxa? Hindi pa walang ginagawa ko. T.I. player! Talaga. Siya pa yung pinakamahirap na ko. Ayan, si XSS. Nakita na dito. Nag-ultimate na. Pero may gas. Tumahol na. Para dito sa side ng Aster. Ang hirap. Paano natin nalabanan? Tumahol na. Okay, MK. Meron na ring back ngayon si Terry. Mapapatay ba? Ayun na ngayon. Parang pinakabol. Hindi pa mag-BKB yung gyro eh. Yan yung mga pwede. Ayan, oo. Pwede yan. Kung hindi mag-BKB yung gyro, possible pa, pwede pa. Parang hindi rin yata pa BKB eh. Kasi double right laker to eh. Pwede nga yata mag-ganun siya dito eh. Butterfly agad eh. At saka nga, kung ako yung tatanungin mo, Alo, kasi especially habang tumatagal yan, palugi sila eh. Alam naman natin yung power nito. Oo, oo. Ilang beses na natin napanood to eh. Doom versus Enigma, nag-great game. Never, Enigma. Nanalo. AOE Doom mo lang, sabay, sige, black hole mo ko. Ganun lang nangyari dyan eh. Ang tanong, may opening pa sila ngayon kasi wala pa namang AOE Doom. Hindi, problema hindi sila makapasok, especially which may Aegis and magkakasama to. Kita mo yung damage deal ni Zeus. Mm-hmm. Kung pwede nga natin makita mamaya yung stats lang, siguro grabe yung dinamage ni Zeus sa game na yan eh. Oo. Eh, tiga, G-board, chain lang, ulti. Eh, dito may stack pa silang binibigay kay Skeeter dito, yung Satanic. Ah, classic ka nalang pala. Classic, Crystalis. Ganun lang talaga, yung ano lang, proc lang na may critical, okay na yan. May agarins ka naman kasi, talagang kahit pa paano, sulit na yan eh. Maganda rin naman itong Satanic na kagad, syempre, para labanan mo ng harapan, itong TA and Throw Ranger. Ni-imagine ko pa rin eh, nag-imagine pa rin ako, Alo, kung teka paano natin ititimpa ito. Mamaya, isipin ko may tomb, may kasamang hukong yung gyro na mayaman. Problema eh, no? Mm. Parang kailangan ng black hole. Doon kailangan yung black hole. Kaso paano ako mag-black hole sa ganitong lineup? Parang mahirap talaga. Pero ito, naka-smoke naman yung side dito. And up, mahuhuli nila. Pero, ooh! Dumabang naman! And tombstone pa nga, Popo ka mamamatay! Okay, pero ang kapalit si staking. Yun nga lang, kinakain ng zombie rito. Itong TA, ultimate coming from Zeus. Nakapag-reflect naman siya, pero wala siyang ano dyan, ha? Okay. Dagger, may BKB naman daw. Okay, maganda yung pagkaka-first kill din sa Yamis doon. So, okay. Nag-back out na sila nung nakita nila agad yung first kill ni Fred. And expert na rin naman dito yung Aegis of the Immortal. Tingnan natin. Hello, yun yung maganda. Nag-rate pack pa si Doom. Kaya nga eh. Rate pack pa nga eh. Diyos ko po. Lasan yung damage natin mamaya dito, Aster. Parang ang hirap, no? Oo. Tsaka ang dami mong problema. Kaya nga eh. So, kailangan may bumasag ng tombstone. Kailangan may tumira ng rate pack. Tapos kailangan mo iwasan yung Doom or kung may ma-Doom. Bukang negative pa parang ang hirap patayin lahat ng hero. Like, si Undying once na makapag-ulti, hindi madaling ma-burst. Mm-hmm. Yung MK, siyempre, alam natin, mahirap hulihin yan. And especially support, lagi nasa punuan lang yan. And yung Doom na makunat. Oo. Saka parang wala pang, di pa natatakot yung Tundra dito na, bakit di ka mag-rush ng ano, Aghanim's 33, ganun. Eh, kasi, may, wala pa naman BKB Enigma eh. Hindi ka naka-BKB yan eh, pa-okta rin. May Zeus pa naman tayo na kaya yung kumasal ng Black Hole eh. Tignan mo, hindi nga siya naka-BKB. Ayun oh, wala BKB, wala dagger BKB Enigma eh. Yeah, hindi, yun talaga mapupunta yung item eh. Hindi naman mali rin na mag-pipe ka eh, pag inisip mo eh. Oo, pipe talaga. Ang problema nga lang kasi yung kill potential nila and yung power spike kasi nabasag eh. Oh. Alam mo naman yun eh, yung TA na hindi ka mag-Aegis, wala kang gagawin nun after eh. Wala kang, hindi ka pwedeng mag-second tower. Unlike nung TA na may Aegis ka na, ang tapang yun, tara, tulak tayo dito. Nakakuha na kasi rin nasa kasi sila ng timing, no? Alam, napapalibutan na ata sila dito ng Tundra, okay. Nakasmoke to. Eto na nga po si E, napapalibutan na naman po siya dito ng Tundra. Ito ko po,
BKB gagamitin niya. At tinom na kagad siya sa mukha rito. So yung TA, hindi ko alam kung mamubuhay pa siya dyan. Pero mukhang hindi na nga yata. Mamubuhay pa! Okay, nag-ribs. Okay, pinay. Mukhang buhay pa nga dito yung TA. Pero si Bobuka, Bobuka inaabol. Pero Bobuka, mayroon kakampi sa rito. Okay, buhay sila lahat. Buhay, buhay nga sila lahat. Pero saksa sabi niya, hahabulin ko kayo. Maghahabulan nga sila rito yung missile na tama na rito. And oh, kung sila patay yung enigma rito with the ultimate Zeus. Papatay nga yung throw ranger. Mahuhuli pa yata with the slow. Kaya ba nila patayin? Another gas. Kaya from Monet. Monet makakatakbo pa yata. And makakatakas nga siya doon. Muntika lang. Mapatay. Tsaka alam kong sa gantong game, sobrang lakas ng Tundra. Tinan mo yung may grips, may rain pack. Si Anday nga nakita ko, naka-drums din eh. Yung kinukompleto nila yung team item, oh, di ba? The aura effect, no? Lahat na, no? The booster strut, guys. Aura-aura lang. Pero good yun, ha? Kahit pa paano, nasayang yung doom na buhay si TA. Kaya lang, nadamay si Enigma talaga kasi lakas kumahabol din ng lineup. Pagkabuhay ng Enigma, pwede magsama-sama yata dito yung Aster. I-try nila. May walang, walang ngayon doom. Yung timing nila, walang hindi doom, eh. Hindi rin, eh. Kasi sobrang alam mo, lamang na lamang yung kalaban. And kahit yung tombstone, problema nila. And paano ka magbla-black hole dyan? Yung Zeus may aganims. Eh, yun lang. Eh, yung Zeus ang yano mo. Si Zeus yung maulan mo. Tumatalon din si Zeus. Tumatalon din si Zeus. Hindi madali eh. Talagang jubi-jibort lang siya kasi palaban yung mga kakampi niya eh. Puro Bruce ko yung kakampi niya na mauuna. Oo, laging nauuna. Kung ikaw si Zeus dyan, confident na confident ka rin. Tataka ka na lang pag talagang humarap ka dyan. Oo. Ay, kailangan din yung maganda muna. Ay, walang mga tossback. Si Bobo ka hindi nakapag-tossback, guys. Hindi pa atabot ng range, pero parang pwede niya tayo tossback sa clips yun, ah. Wala. And tingnan natin, mayroong words dito. Ito sila, Bobo ka, mag-a-attempt pa yan. Tingnan natin, Bobo ka. Ayun naman po. Dito, eh. Kanina meron pa ito. Naman po nga, tossback dito. Mapapatay nila ito si Snaking. At with that tossback ni Bobo ka. At least natuloy na, kasi oo, kanina pa nila kanina gusto pa, nila eh. Nena take na rin nila yung tier 1 tower, goods na rin. Paso itong Heaven Salver. Heaven Salver na nga si Saksa dyan. Ano ba yan? Pati yan, dumadagdag pa sa problema. Uy! Kukunin niya sana yung double damage, pero parang nabait yata rin si Saksa. Eh, Bobo ka! Tingnan natin, matotos. Bakit na naman niya po niya rin itong magiging paso, and good. Yung draw. Oh, okay yun, ang ganda ng catch-up din. Pa. Ito okay. Na, may potion din, may DD pa. Ayun ang maganda, okay. Okay, humihinga pa. Humihinga pa. Humihinga pa. With that 2 kills, guys. Power spike nga ni TA2 eh. Oh, eh, kanina shard. Parang pwede kayo ng TA, no? Silence, no? Ayun na nga, siya na yung kumuha ng shard dito. And sila pa yung nakapag-roshan dito, Aster. Coming up dito sa ating game number 3, no? Na ano yung momentum nila doon. Parang feeling ko, sobrang greedy ni, ano doon, ni MK. Parang kahit hindi mo naman nakunin. Oo, oh, nga. Ayun kasi, wala siya na wala. Wala rin kasi siyang vision dun, tumalun lang talaga siya eh. Sa bagay, kasi ayaw mo rin ibigay kay TA yun din. Oo, and eto na, nararamdaman natin, Aster naman ngayon, yung kakatok. Op! TA, may ages yan, kaya hindi takot. Bigla na lang pong nagdikit ang game natin, yung mga pupuso sa Aster. Okay pa rin, kasi nga, sabi ko siya, parang ito yung moment para makalabas-labas sila. Kailangan talaga eh, na may ages yung TA. Kasi, nandyan pa rin naman yung threat na pwede kang ma-doom. Eh, kung may ages ka, okay, doom nyo ako. Sa katandaan natin, dalawa naman yung core nila dito. TA and Draw Ranger, diba? Sa kalaban, may isa ma-doom, okay lang. And, oops, tingnan natin. Nakapag talon-talon pero hindi na nila afford sila. Yung mga ganun ha, yung mga papitas-pitas ng Tundra kasi syempre kayo yun lamang eh. Dapat ma-maintain natin tong advantage natin na to. And hindi rin takot yung TA ngayon na humarap. Pwede kahit ako na yung madum mo, sige. Hindi rin itutong yan eh, parang pagkaganyan kasi baka mamaya ma-reverse tayo ng anong black hole or yung draw ranger, ma-preheat lang tayo. Yaman ng TA na rin na to ha. Tsaka yung top network talo eh. Kaya nga, hindi basta-basta din to. May damage to, guys. Kailangan... Pinapakita lang sa atin ng Aster na, hindi, tama itong TA last week na main bomba na tayo. Oo, goods naman eh. Mayaman naman eh. Dadali naman kami na sa Paloy. Okta rin na yung Doom. Okay, okta rin na. Tapos mag-Living Lager. Agan yung sunod niya ni 33. Oo. Kita ko na yan. Lager, Ags, or di niya makailangan ng... Concern ko dito, hindi ba niya kailangan ng BKB dito? Kasi kahit pa paano, may OG. May silence. Parang hindi na. Ang kailangan niya yata is Shiva's Guard. Pero may gusto silang ipatayin dito si Bobo ka. Bobo ka, anong ginagawa mo dyan? Mukhang madadali nga sa dyan. Bawal ka maipit ng gano'n, no? Yung Bobo sa may Nimbus. Hindi ka na matutulungan ng kambi mo, eh. Wala kang 4-stop. Kasi ito, may laban pa ba talo? Pero pa yata, tingnan natin. Yung Monkey King tatalon dito, guys. Uy! Napunta siya doon sa may clip and pwede yata siya mapili dito.
Baka madadali yata si Sak sa mga sir. Pero Boundless Strike sa may tapyo. Nandun pa ngayon. Ito Throw Ranger. Patay pa si Monaitan. And ultimate by Zeus. Kita ang lahat. Team Yaw dala doon sa may TA. Pero apat yata yung mamamatay yung side dito ng Aster. Saan ka pupunta may... Ayan na. Ayan na. Yung rocket. And killing si para dito kay Skeeter. Apat yung patay yung side ng Aster. And ang kapalit lang nun, Monkey King. Sulit yung bait niya dun, no? Parang napa-force lumapit si Draw Ranger para maabot ng Doom. Tapos binlaunless lang niya, no? Oo, grabe yun, ha? Nakalimutan niya yata, eh. Parang ang hirap din kasi talaga ang kalaban sa teamfight nitong mga to, eh. Kanina naman, kaya sila nakapag-rush din, pa isa-isa kasing napitas, saka eh. Nakalimutan niya yata ni Monay, wala sa kanya yung Aegis, nandun sa TA. Ang lapit niya, ang lapit niya. Kung may haharap doon, dapat yata yung TA talaga. Ay! Nanon ni Doom! Ito, makikita natin sa instant replay. Oh, ayan eh, oh. Pinownless. Ayun, yung tornado pala. Kaya siya, hindi naman, okay pala yung pwesto niya. Okay naman, pero pa din pabak yung ano, TA eh. Siya na naman yung naiwan dun eh. No? Na-auto po siya. Wala na eh, hindi na siya makapag-react kasi nung pagkapalipad na din na siya. And EB, kompleto na sa may Zeus. Nako po. Problema yan. Problema pa yun. Yung dahil nga, parang magka-force na four kahit go sender lang din. Oo. Tatagal na sa teamfight yan eh. Okay guys, 30 minutes ng game natin. Ito na yung susunod natin bakbakan, EG versus Biscos. Parehas from the South ganda American team. Ganda Biscos, oh. EG parang ako dyan. Plus one Biscos ako dyan, plus one lang. Oh, game 3 yan, pero parang EG yan. Plus one lang kasi hindi natin alam kung saan mananalo yan. For sure? Hindi kasi ako naniniwala rin. Hindi kahit sino manalo dyan eh, napipipi talaga yan eh. Kasi parang naniniwala ako sa Biscos na laging naka 4th and 6th place na team yan. Kaysa sa EG. Ako naman, dahil naranasan na ng EG kahapon yung init. Baka naka-ano na sila. Naka-mindset na sila na ganun. Ready okay, na, mas ready na sila na kami. Kaysa sa Biscos. Oo. Uy! Saksa na naman, nakakapangulit na naman siya dyan, no? O yun, ispata niya. Ukos ko man, gagamitin. Malaban, kaso wala siyang mano, boundless. And okay lang daw dahil si Boboka namatay dito sa may likuran at mag-aabol pa yata sila rito. Tingnan natin, nilabas na yung maugat-ugat dito, guys. Sama naman ito ni Saksa, talagang everything nakikita si Siamis Cat. Oo nga eh. Inuultihan, no? Oo, pero si Nine, kailangan niya mag-ingat. Oy, na-silence! Na-silence! Kaya ba? Na-overgrowth! Na-overgrowth! Ito na yata yung nitay nila dito ay na-silence pa ka. Wala na siyang EV. Ito si Zeus, patay. Ito si Nine, that greedy moves. Alam nila eh, nasa may baba yung ibang heroes dito ayan na Tundra. Ayan yung medyo hindi nila afford, ha? Yung mga pa-isa-isa na ganyan. Kasi mas malakas talaga yung hero nila sa teamfight compared dito sa Aster eh. Siyempre yung once na may mag-open up, may mapitas. So kahit pa paano, makakalabas yung Aster and mas makakalaban sila. Oo, pwedeng maging greedy yung Aster pa rito na maghanap no, na pwedeng patayin. Pero Saksa, magpapanggap na carry na rin ata. May dagger shot dito, going for Scuddy, ha? Oo nga, eh. Iba yung kanyang IT man dito, guys. Hindi, sa bagay kasi yung mga, ano mo noon, yung... May Scuddy rin yun. Oo, may Scuddy din yun pagka nag-multi ka ng multi. Okay, no? And pag-support naman din ata, kahit nga ko rin, nakikita ko yung... Dagger, sobrang ganda sa MK kasi pwede mong ibuo nung yung auto arcane blink. Auto wukos ko man to. Okay. Pero nakakalabas-labas ni Aster. Looking good para sa kanila, nakaagaw din sila ng outpost dito. Good morning guys, good morning din Boss Jerome Martin. Yan. Maaga-aga na. Malapit na rin niya yung ano nito. Malapit talaga itong Lima Majors na ito, ah. Oo nga eh. First series pa lang po, guys. 11 starting. First series, 3:30 a.m. Di pa tapos, ha? Di pa tapos. 4 a.m. So, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 hours. So, 15 hours. Ang total kung 3 series. Oo, kung 3 series, 5 hours. Plus 10 hours pa. Sa ngayon. Or, yun, alam nyo na, ha? So, kung inaabangan mo yung ikatlong series dito, pwede ka pang matulog na, no? Okay. Katisin mo, game na yun. Feeling ko nga, pwede ba yan, yung mga third series? Eh, yung iba, first series pa lang, tulog na eh. Sanayin na tayo din dyan. Kaya nga eh. Okay, eto aga, uy! Butterfly. So, napapa-MKB yung dalawa rito, ganun? So, parang feeling ko, walang plano mag-BKB dito yung ano, ha? Wala, wala talaga. Pero,
hindi ba sila natatakot na pwede silang ma-OG? Kasi iniisip siguro nila, since puro physical to, and may black hole naman, and yung OG nga tumatama naman sa BKB, baka yun yung point. Baka naman. Tsaka din, iniisip siguro nila, wala, mamatay agad yung trend na yan. Oo, kaya mo nila. Oo, mamatay na sa gilid nila. Sa bakit, pwede pag naplisa ng rat-up ganyan sa minimus, alam mo na eh. Alam mo na, sabi, hindi, mamatay niya, wag nyo na yan. Ito, double damage. Ay, naku. Sino makakuha? Ayun, nakakita. Napinga na. Ng Tundra. Okay. Ako pwede mag-smoke to. Skitter. Pwede to. Ayun na, dinampot niya. Saka puro blink dagger siya talaga sila. Gusto nilang puntahan sa likuran. Yung draw ranger, no? Diyan nga sa lineup nila, parang okay lang kung pre-hit si TA. Basta wag lang pre-hit yung draw eh. Oo, yung draw lang talaga yata ang hanapin nila dito. Eh, may balita ba tayo sa item ni Doom? Kasi hindi kliniklik nitong ano natin eh. Item ni Doom, titignan natin dito. Ang item na ni Doom is Octarin. Okay. Octarin Dagger. Ayan, nakita natin. Octarin Dagger. Oh, ano, need na nga rin yan. Ano, kahit nga parang aganim si Bust ka na rin. Eh, ayun na lang. Sabi ko sa'yo. Di na pinansin. Di na pinansin. Di ba, mamatay yan. May na-doom sa kabila. May na-doom na nga po sa may likuran. Yung TA, eh, makakatakas pa yata. Oh, walang namatay. Sige, walang namatay. Yung Enigma, pwede pa nata, pero nakapag-ano siya, Grips. And ito yung wukos ko man, gagamitin nila dito, wala pero walang namamatay. Sa side ng Aster, nagkakamali na yata rito. Ito, Tundra, pwede silang umisi. And pwede magpatabang naman ngayon yung Aster. Ganda nung pwesyo nung rail pack dun, ah. Pinasok niya sa loob ng puno. Mm. Ay, nako, nagkamali ka yata niyang, pero 4-stop, ah. Okay, si Bobo ka, tumalon. Tingnan natin, pero buhay pa rin naman siya. Tumasa na natin, tingnan si Skitter, yung pinapanatan nila, cooldown gagamitin. Ay, lumapit! Ay, lumapit ang BKB! Lalaban naman niya tayo, may satanic yan! Pero pinatakbo ni 33! Magkakapagsatanic ba? Hindi nakapagsatanic! Namatay ito si Skitter and Aster! Kailangan niya ng BKB. Ayun yung sinasabi ko sa kanya. Di ba? Pwede kayo kahit nung prosar mo. Pwede nga! BKB satanic talaga, no? Nagets ko naman na may mga 4-stop. Saka hindi sila makahaboy kanina. Pero pa, 4-stop lang sila. Yun pa, masama. Yun pa, masama. Nakapag-Roshan pa bigla itong Aster. Imbis na sila, no? Sobrang lakay din kasi sila. Parang na-force magamit lahat ng skill. Nagamit yung Doom. Naku. Nagamit yung Wukong's Command. Nakapag-rat na sila. Ayan dun pa. Sa habulan. Pati na rin merong Aghanim Scepter na ngayon. Naku. Ito si Draw Ranger, yung Markmanship. And ito na nga, kahit pa paano, biglang tumaas yung network ni Draw Ranger. Alright! Dahil sa Aghanim's na yun, alo ah! Naku po, kinakabahan na ang sambayan ng Tundra. Kanina sila yung lamang with the place ng Monkey King and 33. Pero hanggang kailan sila bubuhatin nito? And MKB na rin yung Templar. Wala siyang pakialam sa evasion. Nung butterfly dito ng Gyrocopter, nakalimutan nyo, double carry kami. Mukhang sila pa yung makakunang makakapag-rocks yata dito. And Tundra, paano ka lang gagawin dito? Uy! Pero si Bobo ka, nagkamali na naman po ng talon doon. Muntikan lang siya mapatay. Nade pa rin. Nade pa rin naman. Pero at least, kita naman natin, halos nabawi ng Aster yung resource doon. Especially na nakapatay ka ng Gyrocopter, nakakuha ka ng Aegis, nakakuha ka rin ng dalawang tower. Plus the Aegis, plus the Aghanims, ang dami pa niyan. And satanic na kayo next item dito ng Draw Ranger eh, oh. And meron na ring Daedalus naman, yung Templar Assassin. Yan ang problema. Ako, naiisip ko dyan na siyempre, like kay Doom, okay, pwedeng hindi pa siya mag-BKB. Pero, siyempre, Gyrocopter ka, ikaw yung one true carry dito. Uh-huh. Kailangan mo yun. Kailangan na. Oo. So, kailangan na BKB. Baka nakalimutan eh. Akala nila yata, sa Southeast Asia sila naglalaro eh, na ma-allergic tayo sa BKB. Hindi na ngayon. Hindi na nila afford yung ganun. Kasi kita mo naman, di ba? Laging, lahat ng cost ng pagkakapitas nila ng isang importanteng hero, nauwi sa Roshan eh. Nauwi sa Roshan, talong beses eh. Especially ano yun eh. Isipin mo third Roshan yun, if Tundra makakuha nun, may libreng aganim si Doom. Tapos, saka tapos na. Ayun nga eh. Ay, kesa ngayon, no, parang ayun, alanganin pa. Mababasagan pa yata sila rito, boss. Ayan na. Basag yung range. Binasag na nga po yung range rocks dito. And tingnan natin paano de-defensa. Alam nilang warded. Ayaw nila lang lumapit kasi nga nakikita nila si Tiny. Ganun yung ginagawa. Oo, yun lang nga. Tignan mo, may toss back dyan si Bobo ka. Tingnan natin nag-aabang. Pero may pinostop. Okay, pero may aggressive defender yan. May nakakis. Ay, hindi. Tumalong pala. Uy, magiging mukukusuman ba to? Hindi. Uy! Umiibi-ibi pa, oh. Pero kailangan niya ito mag-back. Nag-deward lang. Kasi parang kiteable pa rin sila. Like, ang daming 4-stop ng Aster. Mm-hmm. TA may pike, si Draw may pike, si Tiny may 4-stop din.
So pwede talaga nilang makait yung skill dito ng Tundra eh. Diba? Wala naman tong solid disable na si Doom nakikita natin, naka-ano pa rin siya ipo-ipo eh. Mm-hmm. Ano ba kailangan niya? Baka yung stun. Centaur na nga ata yung kailangan niya dito eh, para may pang-hold sila eh. Double damage. And ito, going for BKB rin si Bobo ka. Oo. Naku. Naku, double damage niya. Itong si, medyo makati yan. Plus 500. Nakakatakot to. Tingnan natin. Ang bilis ng barracks, oh. Uy! Nagpakita yung Doom! Wala ka BKB, boss! Pamamatay ka agad siya dyan! Si Bobo ka lang yung naging kapalit! Uy! Bobo ka agad! Sacrificial lang! Pamatay din siya agad yung Kyrocopter dito! May buyback naman sila parehas! Pero kailangan yata nila yung guminto kung gusto nilang mag-dep! Kailangan! Or else, mababasagan sila ng dalawang rocks! Naku! At tindi naman nung upset na to! Grabe! What a game by Aster, no? Oo! Hindi ko ina-expect na kahit yung Gyro namatay lang ng ganung kadali. Siyempre may satanic ano. Ay, ito na nga, napabuyback na dito yung Doom. Medyo nagko-collapse na yung call dito ng Tundra. Na-delay pa si Doom ng konti doon. Pero at least, na-depend naman nila yung isang barracks nila doon sa may top lane. Nako po, struggling actually itong Tundra sa tournament natin. Munti ka na sila malaglag. Sinwerte lang doon sa last day na tapos tournament, ito, no? Lamang na lamang ka naman. Ito, lamang na lamang. Eh. Kala ko momentum na eh. Bumabalik na yung Tundra eh. Sa kanilang nga tournament form, pero hindi. Naramdaman natin dito. Talagang medyo... Sobra. Ako, bumalik na yung Aster. Ako, feel ko sobrang kailangan niya ng BKB kasi hindi siya pwedeng madi-disable lang ng gano'n. Nakita mo kanina, parang avalanche lang, tapos minel. Oo nga eh. Sobrang basic kung lang. Kung naka-BKB ka doon, hindi ka mamamatay doon. Makapagsatanic ka. Diba? Parang ganun yung ganun sana hindi, yung mga pwedeng mangyari. Parang kahit yung mga iska-iskadi, pwede rin sa kanya eh. Diba? BKB iskadi talaga eh. Tama naman yung nag-butterfly siya. Okay din naman. Oo. Oy, pero may pitas pa yata magagawa. Blackhole gagamitin sa kanya, XSS. Sulit na yun. Sus yung madadalin. Kailangan niya mag-buyback. Napakahirap naman ito ngayon para sa side nila. Para wala nang kumokontrol sa kanila. Oh, chill! Don't make mistake! May buyback naman si Zeus. Aha. And Bobo ka, inaabangan ko na naman po kayo yung toss back. Siya lagi nauuna rito. And Aegis, mare-reclaim na. Aegis, mare-reclaim na nga po rito, guys. Yung MK, meron na siya dito nga... Iskadi, pero napabuyback na. Na-toss back lang naman tayo. Gyrocopter, huwag kasi man gagamitin dito. Oy, double buyback doon sa dalawang core dito ngayon ng Tundra. Wala pa na mamatay pa. Yung Enigma, mamapatay nga nyo dito. Natumpa nila kagad dito yung Throw Ranger. Throw Ranger, tumatak mo. Pero palaban. Ito si Yi, napatay si Staking. Pero mukhang mamamatay yata si Monet. Uy, nakapag-cheese pa. Uy, nakapag-cheese pa nga. Nabuhay pa yata. Wala silang detection. Kasi TA yung madadali. Pero palaban ito si Monet. 33 will fall. Tie back yan, mga sir. And oops, si Bobo ka makakaligtas pa yata. Pero with that G-Bone, buhay pa rin. Double boundless strike by Saksa. Binabuhay niya. Binabuhat niya rin yung Tundra. Buhay pa rin. Dieback si Enigma din. Yung Tundra dito, mga sir. Lumalaban pa. Lumalaban pa nga. Ilan nag-buyback doon? Napabuyback yung Enigma, dieback. Napabuyback si dito Zeus. Yung Zeus, napabuyback yung Gyrocopter, pati yung Undying. Eh si Tiny rin pala, napabuyback dito, alo ha? Oo nga eh, ito eh, maganda na sana eh. Wala ka kasing BKB eh, yung sinasabi ko sa'yo, isang toss back lang tuloy. Isang toss back na nga lang yung Gyro dito, no? And ito, makunat na yung Throw Ranger din na kaya ni Saksa, napatayin doon ng ano lang. Dinudum niya lang, oh. Tapos mga nakapag-cheese din kasi, no? At saka meron din kasi siyang ano eh. Ayun, oh. Ayun, oh, cheese. Yung status resistance na item. Oh, kaya nawala ka agad. Oh. Mm-hmm. Grabe yung bakbakan natin. Lumaban itong Tundra sa kanilang high ground defense. Pero ang tanong, kaya pa ba nila yan without the buybacks? Oh, yun yung problema nila ngayon. Oh, kailangan nilang gumawa. Feeling ko kailangan... Lang play dito, ano, ano? Hindi, kasi parang kailangan nila, tapangan pa rin nila kasi pagdating na naman yung Aegis dyan, na-reclaim lang okay. Aegis eh. So, aha. Yun yung importanteng teamfight na nila. Nakita naman natin ito, may BKB. Ayun, may BKB na yung Cairo. Okay. Okay, may BKB na ako, sabi dito ni Skitter. Sorry. Na-late lang. Ako, iisip ko talaga, isipin mo kung yung third item yun, hindi... Hindi ka hindi siya nag-B-Fly, nag-BKB siya doon. BKB pwede, no? Uh-huh. Ano na yan eh? Saka daming mga Roshan timing eh, no? Na napipita pero for Aster, ito rin. Kailangan nilang ilaban yung Roshan dito. Both teams actually.
Yung Roshan, eh. Napaka-importante. Hindi, parang feel ko dito sa side ng Aster, okay naman, basta may buyback lang tong si Draw and si TA. Kasi sila na lang yung walang buyback eh. Mm-hmm. And huwag sila siguro maunahan. Halimbawa, maunahan na yung Enigma, na minus one sila. Minus one agad sila, no? Sila dapat mauna may Matos back. Kahit magkaroon na ng trade yun sa Tiny, basta importante yung Matos back niya at mapatay, no? Eh nakakaroon na ng katsawan dito sa ating chat. Hindi ko alam kung kung mas marami ba yung nakasuporta sa Aster o sa Tundra dito, pero... Alam ko kung bakit tumatagal to, Lolo. Alam ko kung bakit tumatagal to. Bakit tumatagal? Bakit game 3? Alam ko na kung bakit. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, idol. Pero ito guys, naka-smoke dito yung Tundra. Sabi ni Saksa, ako na nga carry dito. Di ka marunong eh. Ito, papakita kita. Oo, tulungan na nga kita. Ay, nagpakita dito ngayon si Skitter, ha? Buo ba yung RK niya? Nakadidi yan eh, parang... Nakadidi? Pero pwede yata siyang ma-burst. Pwede yung black hole yan. Ito, guys, pwede yung black hole yan. Ito, meron ng wards dito itong side ng Aster. Medyo lamang sila dyan. Pagdating sa may vision... Oh, pag natos back isa sa kanila, pwede. Uh-huh. Grabe naman si Saksa, buo na pala iskadi niya, no? Kaya nga eh, kanina pa eh. Talagang ano na siya. And going for Deso rin, nakita ko. Deso? Naka-queue siya ng Deso. Talagang ano na, core na. Sabi niya ako na nga, teka lang. Dagdag na to. Oo, medyo babagal ka eh. Kanina ka pa skitter eh. Nababadrip na ako siya eh. So, both teams yung kabalan dyan. Kailangan mag-ingat. Game. Kailangan mag-ingat dito both teams na to. And especially yan dyan nga si Roshan. Pero at least kontrolado ng Aster kasi maganda yung vision nila dun sa may Rosh area na yan. Tsaka kasi tandaan natin guys, yung matalo rito, laglag na sa tournament. Yung mananalo, forward pa kahit paano, no? And syempre, top 8 yung gusto mong makakuha rito at least eh, para meron kang puntos. Diba? Kasi kahit nasabihin mong, oh, pasok ka nga sa playoffs, eh, nalaglag ka naman niya kagad ngayon, wala rin. Top 8, alam ko, top 8 talaga. Top 8 talaga. Yun ang problema, guys. Sabi nga ni Execration, bakit kami magpapagod dyan sa playoffs kung wala din kami puntos? Next level play. Next level play. Napagod pa kami, nagpawis pa kami dyan. Advanced lang. Taas. Advanced lang, diba? Top 8 guys, top 8. 100 points. 100 points yung minimum ng top 8. Pero ito guys, tingnan natin. Pagka naman nanalo ka dyan kasi sa lower bracket, sure top 8 ka na eh. Sure top 8 na ba yan? Oo, sure. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8 nga nga. Di ba? Oo. So, yung mananalo rito, may puntos na ng DPC. True. Ayun. And feeling ko ah, parang, syempre, parehong team na to, kailangan maghabol ng points eh. Oo, syempre. Yung Aster, kahit pa paano, okay lang. Number one kasi. Pero eto, may toss back guys. Doon sa boss, mayroon siyang i-play sa kanya sarili. Tingnan natin ang free team na pero na-foul strike. Walang buyback yan. Walang buyback. Walang buyback yan. Walang buyback yan. 123 seconds down. And mukhang iisihan na lang dito ng Aster. Ages of the Immortal. Ages na lang yun. Kanila na naman yata. May mga ano eh, no? Itong Tundra, parang laging may mga papitas moments kaya, na crucial eh. Kaya, mapapaisip ko eh, bakit? Bakit ano yung ito? Logic? Pero ang ganda kasi ng vision din doon talaga ng Aster eh. Nakapag-ward din sila kasi ready pa, no? Si Trent kasi nakakapaglagay na siya naman. Oo. Sabi ni Trent kanina, feeder lang ako, pero... babawi ako later. Babawi ako later. Yan na ka. Agalis may din. May Templar. Pa. May refresher pa. Wala nang hinihintay ito. Wala na. Ito na yun. May buyback ba yung core natin? Meron. Exacto. 80 seconds pan down yung Zeus. Oh. Talagang pe-pressure rin na ngayon dito ng Aster. Kasi wala ngayon kay TA. Itong Aegis, ano, naka draw ranger na. Oo, naka draw ranger na. Siya yung dinudum kanina. Oo nga. Tingnan natin niya. 60 seconds pa. Itong si 9. Nako, pwede ata ang matake nila to ng libre. Kasi kahit pa paano yung damage deal na kayang gawin ni Zeus, kailangan nila eh. Ito na nga. Babasag na nga sila rito. Wala sila pakialam sa nararamdaman dito ng Tundra. Makakuha sila ng rocks sa may top lane. Uy, bumawala strike. Ito si Saksa. Pumore stop. Okay, makakapag-out. Easy rocks. Easy rocks nga. Uy, nakita! Pero popo ka! With a toss back! Popo ka with the place! Ay, go down kinamin. Pero mapamatay ka agad dito yung Monkey King. Delikado? Doom. Delikado nga mga sir. Pero napabuyback na dito yung Monkey King. Pinapaulan na ng arrow. Itong si 33 na itong si Munay. Tumalo na naman si Saksa. Na bad trip na po siya sa kanya mga kasama. Hukos ko man dito niya mga gamit. Wala best strike na tama. Aray ko best. Pawas ka agad itong Tundra.
taking a sasami ball! 33 ball also ball! Fish Gitter! Ay, carry ka pala! Nakakalimutan ko! With the black hole! Securing that kill! And mukhang securing that game! G! Grabe Aster! Aster doon! Advancing sa ating top 8! Dito sa Lima, Major, and Tundra, the defending TI champion, eliminated! Grabe yun, no? Sino kayang mga nakapag-live ad sa Aster dyan? Yung mga pumuso? Yun lang pinakamatindi. No? Ang sakit, Kuya Eddie, yung iba dyan, tulog na. Oo. Tulog na kasi sira na yung parlay. Sira na yung parlay. Ako, sira rin lahat ng parlay ko dyan. Hindi, mga tatlo. Pero alam ko may parlay ako na over 2.5 lahat. Oh, yeah. Pwede yan, mga over 2.5. Grabe naman yung game natin. Nakaala ko, Tundra ni. Ako rin eh. Kasi parang, okay, nakuha na nila lahat ng timing. Yung especially, yung first ages na agaw nila. Mm-hmm. Kaso, every time na parang palabas yung Roshan, lahat doon pa sila nagkakamali, no? Oo, doon sila nagpapaisa-isa ng error na namamatay yung mga importanteng hero. Like, okay. Doon sa Rosh fight, syempre hindi pwedeng mamatay yung Undying or si MK. Nakakatapagtaka sa Tundra kasi hindi nila ano yun eh. Diba nakikita nga natin, sinasabi nga natin kung gaano katindi yung mga EU region sa mga ganun na hindi lumalaban ng, hindi, ng, lugi. Ng lugi. Pero Tundra eh, but you don't know. Wala. Nahuli, nakita naman natin yung mga step by step and mga small details sa mistake nila. So ibig sabihin, talaga hindi pala chamba yung bakit nag number 1 yung Liquid, 2 yung Gaming Gladiator, saka yung Entity and 3rd yung Tundra. Opo. Hindi, third yung Tundra dun. Oo nga pala, third. Pero alam na natin, no, mas crisp yung laruan ng dalawa kumpara sa Tundra. Pero puso nung Aster, galing. Parang Pinoy, no? Oo, Pinoy na to, si Bobo ka. Pinoy yan, si Bobo ka. Kaya ganun maglaro. And ito na nga guys, tingnan natin kung ano yung masasabi na ito ng ating mga... Ano to? Nag-Tundra to lahat eh. Okay. Nag-Tundra to lahat eh. Alam nyo na eh. Kahit naman ako eh, parang Tundra yun eh. Nakakahiya talaga. Hindi ko na kaya. Wala na tayong tinamaan. At saka kanina guys, nung ongoing yung game, etong dalawa nagkakadiskusyonan eh. Yung isa sabi, ay walang pusher tong isa. Yung isa naman sabi, late game, Tundra, Aster pa to. Hindi, kaya to ng Tundra. O sino doon yung pumuso sa Tundra? Tundra naman talaga ako eh. Bakit? Bakit? Mas malakas sila, tsaka mas maganda lineup nila eh. Pero... hindi ko naman kasalanan kung tutanga talaga. Tumanga sila eh. Ay, wow! Diba? Hindi ko naman kasalanan yun eh. Sensya na. Diba? Kung tutusin naman, kuha nila early. Kuha nila mid game. Yung late game decision lang sa Roshan, laging may namamatay na isa. Oo. Item selection, number one. Late yung BKB ni Gyro. Late yung BKB ni Doom. Late din yung Dagger. Okay naman yung ano, okay naman yung rate pack siguro. Pero after kasi nung greedy siya, nag-octarine. Mm. Diba, hindi nga siya maka-doom na maayos. Mag-octarine ka, kalaban mo, TA draw. So, paano mo madudoom kung wala kang dagger? Mm. So, yun ang naging parang factor. Sobrang yaman, yes, oo. Pero hindi niya magamit yung doom na maayos. Oo, kinapos talaga sila doon. How about for Aster, LV? Paano ba sila unti-unting nakabawi knowing na 10k na eh, no? Halos yung kanilang lugmok in terms of net worth. Dami kong gustong sabihin sa Aster kasi kanina habang nag-uusap nga kami ni Jules, sabi ko, start ng game pa lang, naisip ko na lugi sa late game tong Tundra. Kasi nga, Aster, they have TA and draw. And yung in terms of push potential kasi, mas malakas yung Aster. Nakikita naman natin na kahit lamang na yung Tundra, nahihirapan silang mag-push ng tier 2. Eh, hindi nga ata sila nakapag-push ng tier 3 tower eh, nor barracks. Kasi... pag nananalo sila sa clash, ang bagal na mag-push. May trend pa, di ba? Tapos yung sa Aster naman, isang clash lang na panalo, ang bilis sila mag-push because of the TA Desolator and of course, the Drow Ranger. So, and ang gusto ko din i-point out na yung si Bobo ka talaga, ang dami niyang nagagawang toss box na maganda, mapakalaban or kakampi. Na-save niya yung TA. Para kasi sa akin, parang small details lang yun. Pero it's a really big deal kung bakit lumamang si TA. Kasi hindi siya namamatay because of the save. Sinasacrifice ni Boboka yung sarili niya para mabuhay yung kanyang core. Mm-hmm. At ilang beses nating nakita yan for the side of Team Aster. And kita nyo naman guys, parang dalawang team fights lang. Na yung team fights na yun eh, nagresulta into a Roshan. Tatlong
Roshan, kamo na yan. May lagi may napipitas yung Tundra. Para mm-hmm. di para sa akin talaga nag-factor yung item. Sobra. Kasi sobrang yaman nila, nag-greedy sila, hindi sila nag-BKB, hindi nag-early dagger, 'di ba? Wala, lalo yung doon para sa akin, parang hindi naman ganyan place na ni 33. Ewan ko ba't iniba niya yung item build niya. Mm-hmm. 'Di ba? Kasi kung classic lang 'to yung ginagawa niya, BKB dagger, repressure, Uggs. Wala nga gagawin. Data. Eh. Oo, Shiba, wala nga siyang Shiba, kung tutusin, puro minus armor and DPS yung kalaban niya, di ba? Mm. And yun na nga guys, kinapos yung Tundra, but job well done para sa Team Aster for getting a win. And also, plus 100 DPC points din. Pero bago natin pakita yung ating brackets, tignan muna natin sino nga ba ang ating MVP. Para sa inyo ba, sino? Tingin ko ilalagay dyan TA kasi okay. Sobrang ano niya naman talaga. Alam na. Pero para sa akin na bobo ka yung MVP, although TA yung lalabas siguro dyan. Okay, tingnan nga natin kung sino nga ba ang tunay na MVP. Direk, okay. Kanina si Juice, nung tinatanong natin, nabanggit niya din is Templar Assassin. So TA nga ba ang ating MVP? It's ayun gonna na. Be 7, 2, and 10. KDA, grabe nga itong taong to. At nag-work yung kanilang draft, no? Sobrang yaman niya eh. Siya yung parang siya yung bubuhay kanina sa ano eh. Kung tutusin, siya yung bubuhay sa Aster. Na totoo? Ang dami niyang item, siya yung pasugod. Si Draw yung parang behind kanina eh. Mm-hmm. Diba? Kung titingnan natin. Yes, tinuturing nga natin na greedy yung draft ng Team Aster. And nakala natin, sunod sa meta, na sino'y lamang ng una. Ayun na din yung tatapos ng mismong game. Pero saan ba mapupunta ang Team Aster sa pagkapanalo nila dito sa ating series? Let's check the bracket. Ayan, nag-aabang na po sila sa kung sino naman yung mananalo ng second series of the day natin. It's gonna be EG versus Beast Coast. Meanwhile, sa Tundra naman, laglag na po sila with no DPC points. Ayan, wala rin maiuuwing kahit ano, talagang experience lang to para sa Tundra. And for Tundra, meron naman na silang 120 DPC points. For Aster naman, yung 180 DPC points nila ay madadagdagan na ng 100. So not bad for Team Aster, no? Talagang kaya nga nilang kumayod on the lower bracket. But eto nga ang second series natin. It's gonna be EG versus Beast Coast. Tingin nyo sino yung uusad doon at tatapat sa Aster tomorrow or sa isang araw? Siguro ang inaabangan ng tao, EG naman talaga eh. Pero I think siguro makakalaso nung Beast Coast. Okay. Feel ko lang naman. Iba ang opinion ni LV. Beast Coast to zero. Diba? Sabi sa inyo, iba ang opinion ni ate. Bakit? Bakit talagang Beast Coast na Beast Coast ka? Proven, ano, DPC pa lang, no lose Beast Coast eh. Natalo nila yung EG. Although, favorite naman talaga yung EG sa South America. Pero I feel like maganda yung ipapakita ng both teams. Pero ngayon, pero malaki talaga tiwala ko sa Beast Coast. Yeah. Para silang ano eh, hindi sila masyadong naiisip ng mga tao na ay malakas to, mananalo to, pero Beast Coast talaga ako dito. Ewan ko lang kung mali ba ako. Makita naman natin yung second series eh. Oo, kasi makakasama naman na din natin tong dalawang to hanggang dun sa may susunod na series natin. So guys, tumagal man ang ating laban pero pinakita pa rin naman ang Aster na deserve pa nilang magstay dito sa Lima Major. Ulitin ko lang po, ang resulta natin is 2-1 in favor of Team Aster. First series pa lang yan guys, alas 4 na ng umaga at wag mo na po kayong aalis sa KuyaNic page. EG versus Beast Coast, South American Dotes, susunod na. Predator X25 is the next evolution in esports displays, made for fast-paced, non-stop gameplay. This is all made possible with the next-gen 360Hz dual-driver IPS panel. These panels deliver top-tier refresh rates so you can see on-screen movement immediately, all while maintaining accurate color fidelity,
even while revving up to 360 Hz. Now, to make sure that your gameplay stays as fluid as possible, NVIDIA G-Sync is a great solution. G-Sync Esports mode, though, is even better. This mode reduces latency in-game by turning off variable backlight, increases black levels via dark boost, and fine-tunes gamma.